Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, saan man panig kayo ng dagdig na ron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating Badong Aratilis Vlogs. Pag-uusapan po natin ngayon, ito pong pagbabanta ng Pangulong Duterte na tanggalan o bawasan ang pondo ng University of the Philippines dahil sa pagbabanta ng mga mag-aral nito na hindi na papasok sa eskwela. Yan po ang paglilingkod natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, pindot na! Okay, pag-usapan po natin. Alam po ninyo, ito pong academic break na pinagrarally una ng mga estudyante ng Ateneo de Manila. Sumasama na ngayon yung University of the Philippines. Dahil nananawagan sila ng academic break o wag munang pumasok ang mga mag-aral ngayon habang hindi nakakatugon, no, yung ating gobyerno sa ang panawagan na to ng mga mag-aral ng Ateneo at ng UP ay pinangungunahan, no, ng ating kabataan party list sa Sara Ilago na dapat daw na wag munang ituloy, no, ang mga pag-aaral ng mga mag-aral, mga estudyante, dahil sa nagaganap na pandemya. Ikalawa, kasama sa protesta nila, pinoprotesta din nila na yung ating pamahalaan sa pamumuno ni Pangulong Duterte ay hindi nakakatugon, no, dito sa mga sunod-sunod na sakuna. Hindi ko po maintindihan kung etong mga supposedly matatalino pong mga estudyante, itong mga taga-Ateneo at taga-UP, no? Bakit sila nananawagan ng academic freeze na tinatawag o academic break, no? Hindi po umubre academic freeze dahil hindi pumayag yung gobyerno, yung lalong-lalo na yung DepEd at saka yung CHED na matigil sa pag-aaral ang mga mag-aaral. Ako bilang magulang, hindi ako sangayon, no, kasi ang aking bunsong anak, grade 12, no, na pasama na to, yung dalawa kong panganay na anak ay nakagraduate na ng college. Nakagraduate na sila nung 4 years pa lang yung high school. Etong anak ko na bunso, 6 na taon na yung high school. Tapos ngayon, gusto pa nyo magkaroon pa ng break dahil lang sa pandemic. Samantalang nag-adjust na po yung DepEd, nag-adjust na yung CHED. Nakaramihan po ngayon ay walang face-to-face, no? Yung po yung adjustment natin sa pandemic. Kung nung hindi umubra yung panawagan nila, alam nyo po itong mga grupo na to, no? Itong pinangungunahan ni Sara Ilago na kabataan, lahat po ng pwedeng iprotesta, pinoprotesta nila. Wala na pong bago rito. Ang bago lang po dito, nahikayat nila yung mga taga-Ateneo. Yung UP, yung PUP, UP, wala na pong, sanay na po tayo riyan na yung mga kabataan riyan. Marami po riyan, impluensyado na nitong mga hindi naman po marami na majority, no? Yung merong sektor dyan, lalo na yung mga nasa student council, na direktang nire-recruit nitong grupo mismo sa pagtatapat na mismo ng mga dating kasama nila. Yung grupo mismo ni Ilago, no? Yung kabataan party list mismo ang nagre-recruit sa kanila para mga maging aktivista. So alam naman natin, pag yung estudyante na naging aktivista, madali na po silang ma-recruit din, no, sa mas malalim na pagkilos laban sa ating pamahalaan. So eto pong threat ni Pangulong Duterte. Maganda po to, no? Sabi nga ni Pangulong Duterte, napakaswerte naman ng mga eskolar ng bayan na to, no? Pinag-aaral na ng libre. Libre na lahat ng tuition. Hindi po katulad nung panahon na kami ay nag-aaral. Ang uso nung panahon namin, ang UP, hindi po ako taga-UP, no? Baka sabihin nyo, nagkiklaim ako.
Ang uso sa UP noon, pag mayaman ka, may tuition ka, pag mahirap ka, socialized tuition pa ang tawag eh. Pero ngayon po lahat ng, hindi lang ng UP, lahat po ng state university, wala pong babayaran na tuition fee ng panahon po ni Pangulong Duterte. Ibig sabihin, sinasagot po ng pamahalaan lahat, no, ng gastusin o pang tuition sa makatuwid bilang ganti, no, sa pag sa pamahalaan ay magpoprotesta itong mga estudyante, yung mga taga state university natin, particular yung UP, ipoprotesta nila, mananawagan sila ng huwag pumasok. O kaya pwede silang pagbigyan. Diba? Kung nananawagan rin lang kayo na walang pasok, na hindi kayo papasok, edi bawasan na yung budget ninyo ng maipantugon doon sa mga kalamidad na sunod-sunod na dumarating sa atin. Bakit mo ba budgetan yung mga estudyanteng scholar mo, di ba? Na ang tanging, sabi nga ni Pangulong Duterte sa kanyang bibig na nga mismo, na wala nang ginawa kundi mag-recruit ng mga komunista. Di ba? Estudyante kayo, pinag-aaral kayo ng pamahalaan, ng libre. Tapos ang tanging gagawin nyo sa eskwelahan ay mag-recruit ng mga komunista. Yan. Eh, alam naman natin kung sino yung sinasabihan niya yan. Etong mga kaalyado nito ni Sara Ilago. So, sa makatuwid mga kapatid, eto po, dapat hindi ito tinitreat tinitreat na naman, lahat ng mga kritiko ay pinagbabantahan. Katulad na itong sinasabi nito ni Gaite, yung bayan muna representative. O, nakahanap na naman ng pambibira itong si Gaite, ano sinasabi niya, no? The president has proven once again how detached he is from the people and lamented that critics of the administration are threatened with defunding while yung mga kritiko daw ng administrasyon ay pinagbabantaan na tatanggalan ng pondo, katulad ng UP, na wala nang ginawa, no, yung UP community. Kundi atakihin itong pangulo natin ngayon. Pero, yung mga peddlers of lies and disinformation, katulad ng the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict and the Philippine Army, get millions, no? Kita nyo na yung utak ng... Naiugnay na naman yung NTF-LCAC na mga peddlers. Tignan nyo na yung... Ang galing ng utak nila, no? Tinututulan nila na ma-defund yung UP pero nabanatan kagad yung NTF-LCAC bilang mga peddlers daw ng lies at saka disinformation. Sila Parlade daw at saka yung buong NTF National Task Force kasama na si Badoy, si Parlade at pati Philippine Army. Galit sa Philippine Army. Ha? Ay nakakakuha daw ng milyon. Alam mo, Gaite, kaya na kailangan isang bansang ng isang army, no? Kung hindi mo pa alam, hindi po pwedeng tanggalin ng isang army ng isang bansa. Saan ka nakakita ng bansang walang mga sundalo? Pati yung pagkakaroon natin ng army ngayon, tinututulan na ni Gaite. Ang usapin dito, UP pa lang, pero nagawa nilang tutulan, pati yung army ng Pilipinas. Ano masama magkaroon ng army? Pati pala army, no, tinututulan ng mga to, no? Antindi na, ano eh, na dulas. Okay. Pinagbibintangan yung NTF-LCAC na nagpepedel ng mga kasinungalingan. Kasinungalingan lahat yung sinasabi nila Parlade at saka ni Badoy. Ayon sa inyo. Bakit hindi nyo sila hinarap nung nagkaroon ng investigasyon? Kasi kung ako sinungaling, pinagbibintangan ako ng sinungaling at may chance akong kumprontahin ang pinagbibintangan kong sinungaling, di ba? May tao nagsisinungaling. Gusto ko kumprontahin 'yan para ipahiya siya, lalo na ganyan may Senate hearing. Ipapahiya ko 'yan kung alam ko nagsisinungaling.
Kaya dapat umatin ako para ipahiya ko yung nagsisinungaling laban sa akin. Eh kayo ang hindi umatin eh. Yung inaakusan yung sinungaling. Yung sinasabi ninyo na mga sinungaling na kayo ay pinagbibintangan ng mga kasinungalingan, sila umatin. Pero kayong nagsasabi na kayo ay pinagbibintangan ng kung ano-ano, bakit hindi kayo umatin? Diba? Alam nyo yung salita, kahit sino pwedeng magsalita eh. Pero yung kinonfront ka, inaakusahan ka, at ayaw mong harapin ang umaakusa sa'yo sa isang debate katulad ng Senado. Eh anong uri ka ng tao? No? Porket medyaryo kayo na nagsasalita. Yan nga mo ko rito sa mga kay Gaite na to. Ngayon, nagsasalita ka na yung NTF. O, balik tayo rito sa UP. Tama lang yun. Kung nananawagan kayo na huwag nang pumasok ang mga taga-UP at kayo ay pinupondohan ng pamahalaan. Bakit kayo pinupondohan ng pamahalaan? Diba? Bakit pinupondohan ng pamahalaan yung UP? Para may mga estudyante, may mga profesor, may mga nag-aaral para tuloy-tuloy ang edukasyon ng mga kabataan. Pero kung yung mga estudyante ayaw na pumasok, bakit pa kayo pupunduhan? Diba? Ibigay na lang yan sa mga yung pondo na yan, direkta dun sa mga nangangailangan, hindi nila tatanggihan. Parang ang nangyayari, yung pondo galing sa pamahalaan, tinatanggihan ng mga UP student. Pag sumama sila sa mga panawagan na huwag pumasok. Eh ano ba naman yung panawagan nila sa hindi pagpasok? Alam niyo po kung bakit sila nanawagan? May nagsasabi pa, no? Hindi kami papasok hanggat hindi nagbibitiw sa pwesto si Pangulong Duterte. Ibig niyo sabihin hanggang 2022 niyo balak hindi pumasok? Hanggat hindi raw nila napapatalsik, hanggat hindi raw nagbibitiw, hindi po magbibitiw ang Pangulo. Dahil ang bagyo, hindi po niya kagagawan yan. Ang tanong, hindi ba nakatugon? Wala po ba na-rescue? Alam niyo ba kung bakit kukunti lang yung namatay ngayon sa bagyo? Taliwas sa mga gustong palabasin ng kampo ni Lenny Robredo na hashtag nasa ng Pangulo, 365,000 po ang na-rescue nila. Kaya pala maraming namatay nung Yolanda, wala silang na-rescue yung ganyang karami. Yung po ang difference ng isang matinong pangulo sa isang pangulong katulad ni Noy Abnoy. Yun. 365 ang na-rescue. Kaya hindi na naapektuhan, hindi na nadamay dun sa sinasabing mga casualties. Dahil maagap po ang pangulong to. Tapos ngayon nananawagan kayo ng academic break, academic freeze o wala ng pasukan. Bakit nyong gustong patigilin yung mga mag-aaral na gustong makatapos ng pag-aaral? Alam naman natin itong pandemic. Buti sana kung katulad tayo ng ibang bansa na pinipilit na pumasok yung estudyante sa school, alam natin na delikado. Hindi naman pinapapasok sa paaralan. Walang face-to-face. Meron lang ngayon modular o kaya online. Yung mga bata nasa bahay lang nila. Bakit pati yun tututulan pa rin? No? Ayaw nyo bang magtuloy-tuloy ang pag-aaral ng mga bata? Sabi nga ng mga eksperto, mas lalong walang ginagawa yung mga kabataan, mas nakakarindi sa utak. Diba? Mas lalo silang na, okay lang sa mga mahihirap. Dahil yung mga mahihirap na kabataan, normalidad lang sila. Naglalaro, no? Naglalabas ng stress yung mga yan, nagkikita-kita. Pumunta kayo sa mga komunidad. Nagkikita-kita yung mga estudyante. Pero yung mga, yun, mga mayayamang katulad ninyo, mga Ateneo, Atenista at mga taga-UP. Marami dyan sa UP, kahit nasabihin yung scholar ng bayan yan. Marami po dyan ay
mga munyaman pa rin, no? Yun, kayo. Pag wala kayong ginagawa, ano gagawin nyo sa sarili nyong kwarto? Pag tapos na kayong mag... Alam nyo na yung ginagawa nyo sa kwarto, di ba? May ginagawa kayong pansarili. Nililibang ninyo ang inyong mga sarili. Pagkatapos nyo libangin ang inyong sarili sa sarili nyong kwarto, ano pang gagawin nyo? Mga kapatid, tama lang yan. Tinitreten ninyo ang gobyerno. Pinapaaral kayo ng libre ng gobyerno. Tinitreten nyo pa yung gobyerno na hindi kayo papasok. Eh kahit akong gobyerno, di tanggal lang na kayo ng budget. Mas maraming nangangailangan ng budget kaysa sa inyo. Parang feeling ng ingrato ba? Diba? Yung feeling nyo na kayo pinag-aaral na, 'di ba yung nakalimutan ng mga taga-UP. Yung at mga nagmamarunong diyan sa mga state university, yung pakiramdam nyo na magpasalamat sa mga taong nagpa-aral sa inyo ng libre. No? Kami yun, taxpayer kami, kami nagpapa-aral sa inyo ng libre. Imbis na kayo ay siguro kung mahihirap yung mga nag-aaral dyan sa UP, todo-todo ang pasalamat, no? Dahil sa kahit mahirap sila, nakakapag-aral sila sa isang matinong universidad. Pero palibasa mayayaman, palibasa privilege ang pakiramdam nila sa sarili nila, hindi nila naiisip na taxes namin ang ginagamit para kayo pag-aralin. Bilang ganti, tinetreten ninyo yung pamahalaan na hindi kami papasok dahil hindi kayo nakakatugon sa pandemya, hindi kayo nakakatugon sa mga baha. Sa inyong kaalaman, in comparison, yung tatlong huling bagyo, si Rolly, si Quinta, at saka si Ulysses, ay halos kasing lalakas yan ni Yolanda. Ilan na namatay kay Yolanda? 8,000. Ilan na namatay sa tatlong kombinasyon ng bagyo na to? Kahit ubos na ubos, said na yung pondo natin dito sa pandemic, wala pa pong 200. Ganyan po, no? Ganyan po makaiwas sa trahedya ang isang pangulo na na mga dilawan, si Noynoy Abnoy at ang pangulo na si Pangulong Duterte. 8,000 isang bagyo lang. Ito tatlong super typhoon. Huwag natin isama sa Quinta kasi hindi siya super typhoon. Pero may naapektuhan pa rin nun. O isama na natin, 4 na sunod-sunod na bagyo. Wala pang 200. Baka nga wala pa 100 eh. Ayoko lang manigurado kasi pag sinabi ko wala pa 100, bigla niyo akong labasan na 102. Ganun ka-abnormal yung mga dilawan na yan. Hanggang dito na lang po, hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Badong Aratilis po. Paalam.